mga balita mula sa lungsod ng Pitunglawa. Mga pabatid mula sa Alcal sa mga tanggapan ng lokal na pamahalaan at pangnasyonal. Mula sa sangguniang panglungsod, isisiwalat at ilalathala. Abangan ang eksklusibo at eksplosibong mga ulat tuwing Sabado at Linggo, alas 6 ng gabi. Ito ang Balitang San Pablo! Narito nga ang mga balita para sa linggong ito. Centenarian Act ni Congressman Loreto S. Amante na isabatas na. Limang centenarian ng lungsod ng San Pablo na pagkalooban ng 100,000 cash benefits sa patuyod ni Mayor Vicente B. Amante. National Council on Disability Affairs nagkaloob sa PWD office ng one unit ng computer. May 200 mag-aaral ng lungsod ng San Pablo na bigyan ng educational assistance ni City Administrator Larry S. Amante. Santa Maria Vegetable Farmers Association nakatanggap ng tulong mula kina Senators Alan at Pia Cayetano. Congressman Loreto S. Amante, top 1 sa Boses ng Bayan Annual Report 2023. Sangguniang panglungsod, nagsagawa ng 82nd regular session noong February 19. Miss Universe Philippines candidate Eunice Deza nag-courtesy call kay Congressman Amben Amante. Newly appointed barangay nutrition scholars ng lungsod ng San Pablo, dumalo sa 3-day seminar. Mga SK chairperson ng lungsod ng San Pablo, dumalo sa comprehensive barangay youth development plan at annual barangay youth investment program formulation meeting. Magandang araw, lungsod ng San Pablo! Magandang araw, San Pablenos! Para sa mga balita. Centenarian Act ni Congressman Loreto S. Amante na isabatas na. Para sa mga detalye, narito si Alejandro Sasan. Nilagdaan na ni Pangulong Bongbong Marcos bilang isang batas ang Republic Act 11982, one act granting benefits to octogenarians and nonagenarian noong Lunes, February 26. Kasama rito ang pagkakaroon ng amyenda sa Centenarian Act na si Congressman Loreto S. Amante ang naging author ng pagpapalawak ng benepisyong matatanggap ng mga centenarian sa bansa. Sa amyendang ito ay mas maagang mapapakinabangan ng mga senior citizens ang benepisyo na nakasaad sa nasabing batas. Batay sa batas, tatanggap ang mga senior citizens ng halagang 10,000 pesos pagsapit sa mga edad na 80, 85, 90 at 95. At sa pagtuntong sa edad na 100 ay tatanggapin pa rin nila ang 100,000 pesos na nakasaad sa inamyendahang batas. TIO Alejandro Sasan, Balitang San Pablo. Limang centenarian ng lungsod ng San Pablo na pagkalooban ng 100,000 cash benefits sa pagkataguyod ni Mayor Vicente B. Amante. Para sa mga detalye, narito si Dave Ramoso. Sa pagtataguyod ni Mayor Vicente B. Amante at ng DSWD Regional Office 4 at sa tulong ng Office of the Senior Citizens Affairs ay nabigyan noong February 20 ng 100,000 pesos cash benefits ang limang centenarian ng lungsod ng San Pablo. Sa pangunguna ng mga kawani ng OSCA ay personal na inihatid ang nasabing cash benefits ina Soledad Maglalang ng 1B, Lazara Austria ng Bagong Puok, Elisia Carada ng San Bartolome, Victorina Bantinan ng San Ignacio at Alfredo Evangelista ng San Gabriel. Kaya lubos ang pasasalamat ng mga pamilya ng mga centenarians kay Mayor Amante sa pamunuan ng DSWD Region 4 at OSCA sa pagkakaloob ng cash benefits na malaki ang maitutulong sa mga pangangailangan at mga gastusin ng mga nasabing centenarians. CIO Dave Ramoso, Balitang San Pablo. National Council on Disability Affairs nagkaloob sa PW office ng isang unit ng computer. Para sa mga detalye, narito si Wilbert Oceana. Tumanggap na isang unit ng desktop computer ang Person with Disability Affairs Office.
mula sa National Council on Disability Affairs sa pamamagitan ng nilagdaang deed of donation ni Mayor Vicente B. Amante. Kaya lubos ang pasasalamat ni Mayor Amante at TT Social Welfare Officer Marilyn Escondo sa NCDA kung saan ang pinagkaloob na computer ay makatulong sa mas lalong epektibo at epesyenteng pagsiservisyo ng Person with Disability Affairs Office sa mga documents requirement. May mga kapansanan ng lungsod ng San Pablo. Kaya nag-courtesy ang mga kawani ng PIDAW kay Mayor Amante noong Pebrero 22 upang magpasalamat at ipabatid sa personal nilang kukuhanin sa NCDA ang nasabing computer. CIO Wilbert Oceana, Balitang San Pablo. May 200 mag-aaral ng lungsod ng San Pablo na bigyan ng educational assistance ni City Administrator Larry S. Amante. Para sa mga detalye, narito si Jordan Villarta. Sa naisi ni City Administrator Larry S. Amante na makatulong sa mga gastusin ng ilang mag-aaral ng lungsod, ay kanyang pinamunuan ang payout para sa educational assistance, tuition assistance sa may 200 high school at college students ng lungsod ng San Pablo noong February 22 na ginanap sa conference room ng Office of the City Mayor. Ang mga hindi umabot sa schedule ng payout ay sa cash provision na ng City Treasurer's Office kumuha ng nasabing educational assistant. Patuwang sa nasabing payout si Executive Assistant Christine A. Picasso, tatagubili na rin ni Mayor Vicente B. Amante. Ang nasabing educational assistance ay isa sa mga programa ni City Administrator Amante para sa mga kabataan ng lungsod ng San Pablo. Jordan Villarta, SPC Mascom Society, Balitang San Pablo. Santa Maria Vegetable Farmers Association nakatanggap ng tulong mula kina Senators Allen at Pia Cayetano. Para sa mga detalye, narito si Lloyd Arias. Nakatanggap ang mga magsasaka ng Santa Maria Vegetable Farmers Association ng tulong pangkabuhayan mula sa tanggapan ni Senator Alan Peter Cayetano at Senator Pia Cayetano noong February 20 sa Barangay Santa Maria. Dumalo sa nasabing farm inputs distribution sina Mayora Jem Castillo, Vice Mayor Justin Colago, Councilors Francis Calatrava at Ambo Amante, and current City Agriculturist Arthur B. Almario at Executive Assistant Christine Picasso. Matagumpay na naisagawa ang programa sa tulong rin ng Integrated Livelihood Program ng Department of Labor and Employment at nina Vocal Carla Monica Adahara Lahara at Barangay Chairman Renato Brion Jr. CIO Lloyd Arias, Balitang San Pablo. Balitang San Pablo would like to thank the following. Congressman Loreto S. Amante, top 1 sa Boses ng Bayan Annual Report 2023. Para sa mga detalye, narito si Anicel Valencia. Itinanghal na top 1 si Congressman Loreto S. Amante ng 3rd District ng Laguna sa performance rating ng mga kongresista sa buong kalabarigan sa Boses ng Bayan Annual Performance Report 2023 ng RP Mission and Development Foundation. Ito ay batay sa performance rating report na isinagawa ng nasabing foundation noong December 27, 2023 hanggang January 5, 2024. Ang iba pang nasa top 5 ay sina Congressman Jolo Revilla at Congresswoman Anila Tolentino ng Cavite, Congressman J.J. Suarez ng Quezon, Congressman Ralph Recto ng Batangas, Congressman Roberto Puno at Romeo Acop ng Antipolo City, at Congresswoman Ann Matibag ng Laguna 1st District. Anicel Valencia, SPC Mascom Society, Balita, San Pablo. Sangguniang panglungsod, nagsagawa ng 82nd regular session noong February 19. Para sa mga detalye, narito si Aira Diaz.
Napagtibay na resolusyon sa ginanap na 82nd regular session noong Pebrero 19 ay ang deed of donation ng DENR sa pamahalang lokal para sa preliminary disinfection at storage of healthcare waste. Local Development Council Resolution 2024-001, Barangay Budgets ng 6A, Santo Angel, 7E, Dolores, San Bartolome, at San Mateo. Pinagtibay rin ang resolutions ni Councilor Carmela Acevedo na pagkilala at pagbati kay Kyrie Allen Rase ng City Hoops Pilipinas team at sa buong Philippine team na naging first runner-up sa 2024 Asia Youth Basketball Championship na ginanap sa Chungju, South Korea. Pagbati rin kina Kagawad Angeline S. Corrido, Miss Eunice Deza na kinatawan na lunsod sa Miss Universe Philippines at commendation kay DILG Officer Maria Alma Barrientos. Napagtibay rin ng request para sa tax exemption ng All-Star Basketball Tournament na fundraising project ni Mayora Jem Castillo na ginanap noong February 23 sa Central School Gymnasium. CIO Ira Diaz, Balitang San Pablo. Miss Universe Philippines candidate Eunice Deza nag-courtesy call kay Congressman Amben Amante. Para sa mga detalye, narito si John Ray Sebastian. Nag-courtesy call ang official candidate ng San Pablo City sa Miss Universe Philippines na si Eunice Deza ng Barangay 1C sa tanggapan ni Congressman Loreto S. Amante sa Malvar Mansion noong February 22. Nag-courtesy call rin si Nasani Dausin ng Barangay San Nicolas official candidate sa Mr. and Mrs. Laguna at si Maria Paula Beatriz ng Barangay San Crispin na official candidate sa Binibining Laguna 2024 para sa isasagawang Anilag 2024 Festival. CIO, John Ring M. Sebastian, Balitang San Pablo. Newly appointed Barangay Nutrition Scholars ng Lungsod ng San Pablo dumalo sa 3-day seminar. Para sa mga detalye, narito si Teen Mexica. Dumalo ang mga newly appointed Barangay Nutrition Scholars sa 3-day seminar noong February 21 hanggang 23 sa San Pablo City Multipurpose Convention Center. Ang Basic Skills Training on Nutrition Program for newly appointed Barangay Nutrition Scholars Seminar ay sa pagtataguyod ng City Population and Nutrition Office sa pamumuno ni City Population Officer Mylene T. Derequito at sa pakikipagtulungan ni na Mayor Vicente B. Amante at City Administrator Larry S. Amante. Sa pagtatapos ng 3-day seminar ay nagkaroon ang may 29 newly appointed BNS mula sa iba't ibang barangay ng bagong knowledge and skills upang sila ay maihanda sa kanilang paglilingkuran bilang isang Barangay Nutrition Scholar sa kani-kanilang barangay. CIO Teen Mexica, Balitang San Pablo. Mga SK Chairperson ng Lungsod ng San Pablo, dumalo sa Comprehensive Barangay Youth Development Plan at Annual Barangay Youth Investment Program Formulation Meeting. Para sa mga detalye, narito si Paul Nixon Jong Lai. Pinamunuan ni DILG Officer Maria Alma L. Barrientos at ng Local Youth Development Office sa pamumuno ni OIC LYDO Enrico B. Galicia at SK Federation President Ace Villanueva ang pagpupulong ng mga sangguniang kabataan chairperson hinggil sa formulation ng Comprehensive Barangay Youth Development Plan at Annual Barangay Youth Investment Program. Pinag-usapan dito ang mga mungkahi na makakatulong upang mas lalo pang mapabilis at mapaganda ang mga programang nakalagay sa mga planong ito para sa bawat barangay para sa kabataan ng San Pablo. Nagbigay din ng commitment ang LYDO, DILG at SK Federation sa pagtulong sa lahat ng SK chairperson sa pagpapatupad ng mga programang pangkabataan katuwang ang administrasyon ni Mayor Vicente B. Amante. CIO Paul Nixon Zonglay, Balitang San Pablo. Balitang San Pablo would like to thank the following. Para sa karagdagang impormasyon, ay i-follow kami sa aming Facebook page at City Information Office San Pablo o CIO San Pablo. Mag-subscribe din sa aming YouTube channel at CIO San Pablo.
I-follow din kami sa @MassComSocietySPC o mag-subscribe sa aming YouTube channel @MassComSocietySPC. Ito pa rin ang tagubili ng ating minamahal na punong lungsod, Mayor Vic Amante, kasama si Vice Mayor Justin Colago at ang bumubuo ng Sangguniang Panlunsod. Ganon din ang ating punong administrator, Larry S. Amante. Serbisyong may ngiti, San Pablenyo ang wagi. Ito ang mga balitang nakalap namin para sa linggong ito. Sa ngalan po ni Gali Galicia, ang ating City Information Officer, ito po si Konsehala Carmela Acevedo. At ako naman si Chris Davidson Luwalhati ng SPC Mascom Society. Magandang araw! Ito ang Balitang San Pablo!